Napakaganda nga ng laban ng Utah Jazz at ng Philadelphia. At as usual, ang ating kababayan na si Jordan Clarkson ay may naitulong pa rin naman sa kanyang team. Umiscore nga ito ng 10 points, 5 rebounds at 2 assists. Andiyan na nga ang pamatay niyang mga 3-point shot. May magandang ipinasa pa ito kay Mike Conley. Kahit medyo nakulangan tayo ng playing time sa kanya, lalo na sa mga huling minuto ng laban. Sa mga unang quarter ay kontrolado pa ng Utah Jazz ang Philadelphia sa tulong nina Donovan Mitchell, Bogdanovic at Ingles sa kanilang aggressive na opensa at sa mga 3-point shot, pero unti-unting hinabol ito ng Philadelphia sa tulong nina Tobias Harris at Joel Embiid. May pagkakataon pa na panalo na sana ang Utah Jazz sa 4th quarter kung hindi lang naipasok ni Joel Embiid ang kanyang step back 3-point shot na nagpo-overtime sa laban. At ang pinaka-controversial na pangyayari na marami ang nagtaka sa pag-save ni Royce O'Neal sa bola, na clear naman na save niya pero bola pa rin ng Philadelphia. Dahil nga doon ay nagka-momentum ang Philadelphia at nawala sa laro ang ilang mga player ng Utah Jazz. Na-foul out pa itong si Donovan Mitchell at tila masama ang loob nito. Frustration na din siguro. Si Joel Embiid nga ang naging best player of the game na umiscore ng 40 big points at may 19 big rebounds. Si Embiid din ang dahilan kung bakit nakabalik at nagka-overtime ang Philadelphia at nanalo pa nga ito. Samantala, sa kabila ng pagkatalo ng Utah Jazz ay nananatiling maganda pa rin naman ang kanilang record papasok sa All-Star break. Masaya naman itong si Jordan Clarkson at flattered sa mga papuri sa kanyang team, lalo na sa sinabi ni Charles Barkley sa kanya na deserving sana itong mapasama sa All-Star game. Sa ngayon ang Utah Jazz ay number 1 pa rin naman hanggang sa ngayon sa West Conference kahit naka-dalawang sunod na talo sila kontra sa New Orleans Pelicans at ngayong araw sa Philadelphia. Sinabi pa ni Jordan Clarkson na si Donovan Mitchell at si Rudy Gobert talaga ang dapat ma-recognize dahil sila raw talaga ang superstar ng kanyang team. Masaya lang raw siyang makatulong sa kanyang team dahil gusto lang nilang manalo. Lahat naman raw sila gustong manalo at may makamit ngayong taon. Samantala, napakalaki ng chance ang makuha ni Jordan Clarkson ng Sixth Man of the Year ngayong 2021 season dahil nga sa magandang ipinapakita nito off the bench sa kanyang team. Number 1 nga si Jordan Clarkson sa Vegas Odds, pangalawa si Eric Gordon ng Houston Rockets, Chris Boucher, Terrence Rose, at panglima si Montrezl Harrell ng Los Angeles Lakers. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ensayo ni Kai Soto sa Amerika at sa pinakabagong training video ni Kai Soto, kasama pa nito si Sage Tolentino. May magandang dangpang ipinakita itong si Kai. Tahimik pa rin ang East-West Private hanggang sa ngayon kung ano na ang susunod na hakbang ni Kai Soto. Pero malakas ang balitang maglalaro ito sa ating Gilas Pilipinas ngayong FIBA Asia Cup at Olympic Qualifying Tournament. At marami ng mga Pinoy basketball fans ang nag-aantay dito.